Ngunit yung ito ay naglalahat ng mga impormasyon, mga kalaman sa pagkukumpuni ng iba't ibang mga bagay katulad ng cellphone, TV, DVD at iba pang electronic devices. Kasama na rin ang pagkukumpuni ng mga motorsiklo, engine overhaul, tune-up, change oil, and electrical problems. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay inanyayahan po kayong i-click ang subscribe button at ang bell icon para maging updated ka sa mga susunod nating videos. Nag-upload ako ng isa, higit pang videos kada linggo. Maraming salamat po. Maligayang pagbalik sa aking channel mga ka-timing. Ang gagawin natin is Cherry Mobile Player J1. So ang kanyang issue is patay. So pagawa lang to sa akin. Tingnan ko na lang daw kung ano daw ang naging sistema ng cellphone na ito. Dahil patay nga siya. So malalaman natin. Buksan muna natin yung cellphone. At pagkatapos natin buksan is check natin yung continuity ng board. Kung good yung kanyang board. Ayun, okay naman yung board, hindi siya shortage. So, check natin yung ibang mga problema. Bakit wala siyang power? Check natin sa digital tester para makita natin kung may voltage na papasok dito. Kailangan meron tayong makitang 3.7 volts. Ayun mga ka-timing, so wala tayong makitang voltage na pumapasok. So ibig sabihin may problema to sa kanyang charging. So wala nang pumapasok na voltage. So check natin yung kanyang charging pin kung kumpleto yung mga ngipin niya.
Okay, mga ka-timing, check naman natin yung kanyang power source. So maglalagay tayo ng power source. Ayan, tumataas yung kanyang ampere. So ibig sabihin, good na good yung kanyang board. So sa charging pin lang talaga tayo magkakaroon ng problema. Yun lang yung ating titrace dito sa kanyang charging. So parang may napansin ako, parang wala na yung kanyang mga pin. So palitan lang natin siya ng charging pin. Ayun, okay na, may pumapasok na 3 volts. So ibig sabihin okay yung kinabit nating charging pin. So mag trace pa natin yung source ng charging pin na kinabit ko para sigurado. Ayan, meron siyang 3 volts, 3.7 volts. Good na po yan, mga ka-timing.
Okay mga ka-timing, test natin ulit. Tingnan natin kung may power na siya. Kung mag-charge na ba. Boom. Ayun. Namatay. Ayun. Ayun. Kita nyo mga ka-timing, drain yung kanyang battery. So charge lang natin siya ng mga ilang minuto para ma-switch natin yung kanyang power on. Okay na, tingnan natin kung ilang porsyento na siya. Okay, nasa 55%. Okay na yan. So, unplug na natin yung charger. And then, power on natin siya. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo palagi. Huwag niyo po sana kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po.